po. Ako po si Jonaline Halyar Ses ng Tigacandero, Malolos, Bulacan. Ang akin pong asawa ay si Ben Ezequiel Arellano. Ako po ay may dalawang anak at kapapanganak ko lamang po. Kami po ay na-lockdown dito sa Ilocos Norte mahigit 8 buwan na po. Ako po sana ay dumalapit sa inyong tanggapan upang makauwi po kami sa aming lugar sa Kalero, Malolos, Bulacan. Ang akin pong asawa ay isang mangingisda at mananakot sa aming lugar. Ngayon po ay wala po siyang trabaho dito sa Ilocos Norte, kaya po wala kaming sapat na pamasahe upang makauwi sa aming lugar. Ako po sana ay inyong matulungan. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyo lahat. Tayo po ay naatasan po ng ating punong lunsod, ng ating Mayor Bebong, na sagipin po puntahan natin, sunduin yung ating mga kababayan po na na-stranded sa Ilocos Sur at Ilocos Norte. Sila po ay halos sa 8 buwan na po na na-stranded po doon at kailangan po ng ating saklolo ng pamahalaan. Kaya po ngayon po ay kasama po namin na pupunta sa Ilocos Sur at Ilocos Norte ang ating pong mga kawanin ng pamahalaang lunsod. Andiyan po si Kuya Boy, si Kuya Luigi, si Kuya Henry at si Kuya Tisoy. Kami po ay tutungo na doon at subaybayan niyo po ang aming paglalakbay. Salamat po. Yan po, sa wakas, saka uwi na rin po ang mga taga-Kalero. Palakpakan naman dyan! Yay! Yan, tuwa-tuwa sila po. Pauwi na sila, pauwi na ng Malolos. Oh, di ba? Tuwa-tuwa sila po. Yan na po, pauwi na po kami ng Malolos. Sa wakas. Magandang hapon po. Ako po si Jonaline Halyarses na na-stranded po ng halos 8 buwan sa Ilocos Norte. Ako po ay nagbaka sa kalis na humingi po ng tulong sa ating punong lunsod na si Mayor Bebong Gatchalian. At napanood ko po kasi ang kanyang video na mga tinutulungan po mga kababayan ko sa Malolos, Bulacan. Ako po ay nagbaka sa ali lamang po lumapit, nag-text po at nag-message kay Pastor Eric. Pero hindi po siya na nag-message po siya sa akin at nag-reply. Makalipas lamang po ang 5 araw, kami po ay kanyang tinugon at nakauwi po kami ng Kalero. John Ezequiel, tsaka Opo. Ang ating pong mayor at ang mga kasama nating konsiyan. Welcome back, welcome home. No? Para makasundo po kayong lahat. Kamusta? Oo. Ilan ang bata? 4? 5? Makalipas po ang halos 9 buwan, 3 pamilya ang na sundo po ng pamahalang lungsod
mula sa probinsya ng Ilocos Sur at Ilocos Norte. Ngayong hapon pong ito ay lulubos-lubusin na po ng ating pamalang lungsod sa pangunguna ng ating Mayor Bebong Gatsalian. Hindi lamang po sa Peace Fort ihatid, pero mismo pong sa Barangay Calero ay ihatid po ang mga pamilya. At sinigurado pong may mga pagkain na makakain habang nagpapalakas at naghahanap na ikabubuhay. Hindi lamang po yon, may dala na rin pong tulong para sa barangay dahil inaasahan po na may darating na naman bagyo, ang bagyong Ulysses, na kaya po ang ating punong lungsod ay nagpauna na po ng food packs para po kung sakasakali na may kailangan lang huling ilikas ay may nakahanda na pong mga pagkain. Magandang hapon po sa inyo lahat at maraming salamat sa pagbayanihan generation. Nataas ko sa panalangin si John at si Maricel na maging halimbawa po ito sa lahat ng mga nangangailangan. Hindi po kailangan ng malakas, madrino, hindi po kailangan ng koneksyon. Pero ang matibay na pananampalataya sa iyo, panalangin, ay nagre-resulta ng mga milagrong hindi naasahan. Panginoon, I declare and pray na ang kanilang mga anak ay mapapalaki nila ng maayos. Magpo-provide ang kanilang mga ama na si Bulig at si Cipriano. Panginoon, marami po salamat dahil kahit gano'ng kalayo naabot ng pagmamahal mo ang mga anak na mahal mo. Marami po salamat. Ito po ang aming manalangin sa pangalan ng Diyos. Magandang gabi po at tayo po ay nagpapasalamat sa sa pag-organisa ng Bayanihan Generation, sa pagsundo po ng mga kababayan natin na na-stranded sa Ilocos Norte. Tunay nga po yung puso ng bayanihan ay umiiral sa pagsundo. Maraming salamat po na dalangin namin na patuloy na gabay sa ating mamamayan. Una-una po, isang magandang gabi sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa ating mga napunod sapagkat mula po sa Ilocos na parating natin hanggang Calero. Ito naman po ay programang ngayon, hindi po sa Calero lamang sa buong malolos po. Kasi naman ang kailangan ng tulong ay nakahanda po ang ating panggunas kasi ang mayo. Kaya maraming salamat sa Bayanihan Generation. Buhay po ang lungsod na Malolos. Ito po isang magandang senyales at magandang halimbawa na ang sinasabi nga po natin na ating punong lungsod na tulungan natin ang bayan para tulungan po ang mamayan. Bayanihan Generation. Ito po isang senyales na talaga pong nagagapanan ng bawat isa ng bayan, ng mamayan,
nanunungkulan po ang pagtulong sa ating pamamayan. Kaya po napakahalaga na pakikisa ng bawat isa po sa ating mamamayan upang magpagtagumpayan po natin ang isang tunay na paglilingkod na ating pong inaasahan sa ating pong nanunungkulan sa ating pamahalaan. Mabuhay po tayong lahat. Isang pagpahalaga po sa ating lahat. Una-una po, nagpapasalamat po tayo sa unang lungsod ng Chariana na kasama po na. Pagtulungan po sa mga na-stranded po natin kababayan. Kita-kita po natin ang bayanihan generation. Magtulong-tulungan po natin ito. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po yung nagpapasalamat sa ating buting mayor, si Mayor Bebong Gatchalian, dito po sa napakagandang programa ng Bayanihan Generation. Tunay nga namang nagbabayanihan ang lahat, malayo man o malapit. Maraming salamat po. Katatapos lamang pong hinatid natin ang ating mga kababayan na matagal po na nawalay sa kanilang pamilya dahil po sa kanilang pagkaka-lockdown sa Ilocos. Ano po? Maraming buwan na hindi po nila nakapiling ang kanilang mahal sa buhay, pero ngayon sila po ay nag-reunite na. So gano'n man po kalayo, gano'n man po kahirap, wala pong imposible at walang hindi makakaya sa mga mamamayan na nagdarasal at nagbabayanihan. Magandang gabi po at mabuhay po ang ating mga mamamayan. Mabuhay po ang tulungan ng lungsod ng Ilocos.